Mahigit 20 taon na po ako dito sa Pagadian City. Ang Pagadian City, siya ay isang magandang lugar na ideal place para sa akin. Dito ako nakatapos sa kolehiyo at nakita ko siya na may makukuha ako na magandang kinabukasan dito pa lang sa Pagadian City. Isa akong taong ambisyoso na dahil sa ambisyon na yon, no, tinuloy-tuloy ko lang yung pag-aaral ko. Maraming mga pagsubok na nadaanan ko, pero okay lang yon dahil wala ko talagang magbibigay sa akin ng kinabukasan kundi ako lang mismo. Bago po ang klase ko, naglalaho po ako within Pagadian City. 7 kami magkakapatid. Pero alam nyo, walang-wala rin sila. Kaya nga naghanap ako ng paraan. Hindi ko naman ilintana kung anong ginagawa ko, naglalaho ako. Okay lang yon, basta may marating ako balang araw. Nung nakatapos ako sa pag-aral, diretso, nagturo ako kaagad dahil education ko yung natapos ko. Dahil sa marami akong problema, tapos sakitin ako, kaya napag-isipan ko na magninegosyo. Ituloy ko na lang yung pagninegosyo dahil negosyante na ako, diba? Naglalaho ako ng isda. Sa dinami-dami ko ng nasubukan ng mga kumpanya, nasalihan, naroon yung sipag at tiyaga. Pero wala pa rin, hindi pa rin umasenso. Napag-isipan ko na maghanap na naman ibang negosyo. Tinuloy-tuloy ko lang yung paghanap ng kumpanya na kung saan ang mga pangarap ko sa buhay ay talagang maaabot ko. Kaya ito na, nung senior sa akin ang Royal Business Club ay talagang pang-pito na to. So ang ginawa ko ngayon ay talagang sineryoso ko siya at pinakinggan ko siya ng mabuti dahil sa magpo 40 years old na ako. Sabi ko, paano na lang ito pangarap ko? Patanda na ako at 8 negosyo na, hindi ko pa nakuha yung pangarap ko. Kaya ngayon, hindi ako nag-atubili. Sa 6 na negosyo na napasukan ko, yung pang-6 na negosyo, ang bahay ko at lupa ang itinaya ko. Naging puhunan ko sa negosyo na yon. Bagkos failure pa rin ako. Munti nga ako magpagkamatay dahil parabang na lang ang buhay ko. Wala na akong bahay. Kaya paano na lang ito? Hindi alam na may ibang tao na talagang nag-suicide na sana ako. Buti na lang, may aklat akong nabasa. Ang nakalagay doon, nakasaad doon, na failure is not final unless you make it final. Kaya natauhan ako, lalong-lalo na sa ngayon. May in-entrust po ang Panginoon sa akin na bata. 6 months pa lang siya sa akin, binigay sa akin. Yun ang pangarap ko, nabigyan ko siya ng kinabukasan. Yun ang nagtulak kung bakit sinalihan ko kaagad. Nagbabaka sakaling, yun na. Sabi ko, umpisahan ko na to dito sa Pagadian. Hindi nagtagal, nagulat na lang ako dahil napasama ako sa 36 na inaward doon sa Sky Dome as one of the executive circle. Isa ito sa pagmamalaki ko sa buong buhay ko. Dahil kahit pa paano, bago pa man ako sa industriya, sa kumpanyang Royal Business Club, pero nakuha ko siya. Pag uwi ko naman dito, dahil weekly yung cheque, 158,000 ang sumalubong sa akin. Kung ano yung nakita ko sa umpisa sa Royal, na talagang ang lahat transparent, hanggang ngayon pinatunayan niya. No, diba? Kawi-withdraw ko lang ng cheque ko, 80 plus ngayon. Pero hindi pa ubos, ito isang account pa lang to na binuksan ko ngayon. Kanina 13,000, ngayon nag 22,000 na naman siya. Sa loob ng isang taon at 2 buwan, eto, resulta na kagad. Napili ko yung bagong Ford Fiesta High-End na siyang ginagamit ko ngayon sa paghahatid ng mga produkto at sa packages para mas lalong maservisyuhan ko yung mga taong naniwala po sa Royal. Kung wala talaga ang Royal, ay hindi ko talaga ito maranasan. Kasi sabi ko sa buong buhay ko, kung wala ako sa Royal, yung mga pangarap ko ay nakalibing pa rin. Pero ngayon, nahukay ko na. Kaya sabi ko sa aking sarili, kung ano man yung failures na nararanasan ko noon, yun lang ay bahagi ng aking istorya sa buhay ko. No? Na paano ko naabot to? Dahil po sa mga failures. Kaya ako rin ay nagpapasalamat sa mga failures na yun. Nabigo man ako ng ilang beses, pero may purpose pa rin. Dahil ito ako ngayon. Sa umpisa,
dahil walang wala talaga ako. And the moment na kukuha ako o kay maraming bibili sa akin ng mga packages, eh pinupuntahan ko talaga ang branch. Ayan, wala akong tulog. Kasi pag pumupunta ako ng branch, mga siguro 8 oras bago ko marating yung branch. Pagkuha ko ng mga produkto o kaya mga packages doon sa branch, eh talagang doon na ako. Kung saan ako naabutan ng gabi, doon na talaga ako natulog. Kasama ko yung mga products at mga packages ng Royal. Pagkatapos, pagdating ko dito sa Pagadan City, inihatid ko yung mga packages, yung mga lahat na nag-member ng Royal sa kanilang mga bahay. Yun po ang ginagawa ko. Ayun, unti-unting nagbunga ang paghihirap ko, no? May resulta. Kaya doon tinuloy-tuloy ko at pinuporsige ko na yung sarili ko na talagang tatrabahuin ko to. Bakit? Dahil sa ang lahat ng resulta sa ginagawa ko ngayon sa Royal ay hindi po ibang tao ang nakikinabang. Pamilya ko nang una. Ito po yung bahay na bininta ko noon at dahil sa Royal, nabawi ko siya ulit. Kaya yung mga kaibigan ko na dati parang kung nakita na nila ako, biglang nagsialisan. Parang virus ako. Pero nung nakuha ko na to lahat, binalikan ko sila uli at inayayahan ko pa na mag-dinner, mag-breakfast, ganun yung ginagawa ko. Ang sa akin lang, kung anong narating ko ngayon, kung anong meron ako ngayon, ay ibabahagi ko pa rin sa mga taong nanglalait sa akin. Okay, nandito tayo sa Highway 10 ngayon. Dito sa Pagadian, isa din itong establishment na kung saan dinadayo ng mga tao. Isa sa may-ari dito ay Royalista na rin. Ito, may mga produkto ng Royal. Talagang pinagmalaki namin. Ilang beses ho akong bumagsak, bumangon, bumagsak na naman. Ilang beses yun. Pero alam nyo, ang sabi doon, nakasaad doon sa sulat ni Douglas MacArthur na in this world we live, there is no security but only opportunity. Kaya, nung introduce sa akin ang Royal, opportunity to. At hindi ako nagkamali. Dito na talaga, sa Royal na talaga makukuha ko lahat ang mga pangarap ko sa buhay. This is Royal Power!